Hello po sa inyo mga Kansky, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ibahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalo pang maka-attract ng good luck na yan sa sapin yaman man o pananalapi. So ito pong ating gagawin ay kung sa ating pamamahay ang isa po sa pinaka-importante na kung saan sa ayon po sa principle of feng shui o sa prinsipyo ng feng shui na ang bigyan natin ng pansin ay yung ating mga banyo o yung ating mga bathroom. Dahil kinakailangan na mapanatili ang good energy dito dahil isa rin po ito sa nakaka-apekto, okay, ng dali ng energy dito sa ating pamamahay. So narito po ang ilang mga tips o yung mga simpleng paraan para pwede po natin gawin dahil kung tila napifeel nyo po ang tuloy-tuloy na kamalasan sa inyong buhay kay dalang ng swerte, kay ilap po ng swerte na sa tingin nyo naman ay hindi po kayo tamad, kayo po ay nagsusumikap sa buhay pero bakit tila sunod-sunod ang problema ang tumarating sa inyo. Ang tip or simpleng paraan na pwede po natin gawin sa ating pamamahay ay maaari po tayo maglagay ng mga green plants, okay? Yung hindi po plastic, okay? Yung mga buhay po ng mga halaman na maaari natin ilagay doon sa ating mga banyo para mabalance po kung ano man po yung mga negative energy na nandun. And pwede din po tayong maglagay mga kachansky, yung mga crystal, okay? Yung mga crystal ay ito rin po ay nakakatawag o nakakaakit ng swerte. Nalalam nyo po dapat dito kasi sa ating banyo ay puro po mga nilalabas natin yung mga toxin natin sa ating katawan, yung mga dumi, okay? So kinakailangan aside po sa panatilihin natin na maging malinis ay meron din po tayong mga ritual na ilalagay na kung saan ito rin po ay makapag-balance kasi po dapat yung chi energy ayon sa feng shui na dapat mag-flow po dito sa area na ito. Dahil kung bad energy po lahat, ito po ay makaka-apekto sa miyembro ng pamilya na nakatira rito. So pwede po tayong maglagay ng mga green plants o yung mga halaman na yan or kahit ano pong crystal, okay? Pwede po kayong maglagay, pwede ilagay nyo po sa isang bowl and then ilagay nyo lang po, i-display nyo po sa tabi or sa inyong meron po tayong mga salamin, okay? Diba may lalagyan yan? So ilagay nyo lang po yan sa tabi. And yun po yung mga salamin, okay? Yung mga salamin na isa rin po natin i-co-consider na dapat po yung bilog. Sabi nila yung maglalagay kayo ng bilog ay ito rin po ay maswerte dahil ang bilog po ito po ay sumisimbolo ng eternity. Eternity meaning walang humpay na swerte ang mapapasa nyo. Tuloy-tuloy ang swerte. So kung hindi naman po bilog ay pwede din po yung oblong. Maswerte din po yun. And sumunod mga kachansky, ang isa rin na kinukonsider na kapag kayo po ay gumawa po ng banyo, dapat po ito po ay kwadrato, ito po ay hindi po yung triangle or what, dapat ito po ay dapat kwadrato dahil ito rin po na sinasabing maswerte na, so dapat po natin isaalang-alang yan bago po tayo gumawa ng ating mga banyo. So sumunod dito mga kajansky, kung meron pong mga bintana ang inyong mga banyo, so pwede po natin tayo magsabit ng mga wind chime mga kajansky. So maglagay lamang po kayo nito dahil pag naano po ito ng hangin, yung tunog po nito ay maswerte, nakakatawag po ito, nakakaakit po nito tayo ng swerte. So kung ano man po yung mga negative energy, so ayaw ng tunog niyan. So pwede po tayong maglagay ng mga wind chime kung meron po tayong mga bintana sa ating mga banyo. So ang sumunod po dyan na dapat po natin i-consider mga kajansky na make it sure yung inyong mga banyo, yung pintuan niya po mga kajansky ay hindi po siya nakatapat sa pintuan ng inyong mga bedroom. Okay? Make it sure. Dahil ito po ay nagsasabing magiging lagi kayong kapos sa pera. So magiging yung financially lagi ganyan yung inyong problema na halimbawa may magkakasakit po sa problema sa inyong membro ng inyong pamilya. So hindi na po ito tapos-tapos hanggang sa kayo po ay mangutang. So dapat iwasan po natin yan dahil ito po ay bad energy, okay? Ito po ay bawal na bawal sa prinsipyo ng feng shui na dapat huwag nyo pong ipaharap yung pintuan sa tapat ng pintuan ng inyong mga bedroom. So ganun din po na itong sa ating mga pintuan sa inyong mga banyo, dapat po natin tandaan din na hindi po dapat pagbukas po ng inyong mga pintuan ay makikita agad ang inyong mga toilet bowl. So, dapat po ito sa bandang may gilid lamang po, okay? Na hindi naman po pagbungad ay talagang sentrong-sentro po yung inyong toilet bowl sa inyong mga pintuan.
So, ayan lamang po ang mga ka-Jansky, yung ilang mga tips na pwede nating gawin sa ating mga banyo, dahil isa po ang ating mga banyo na yan ang pinaka-importanting lugar sa ating pamamahay, dahil dito po isa sa pinanggagalingan ng mga bad energy. So, hindi lamang po na lilinisan lamang po natin ito. So, dapat ay pwede po tayong i-consider po natin yung mga hugis o yung mga pwede nating sa mga pintuan ninyo or pwede nating ilagay, alright? Hindi lamang po sa kalinisan. So, ayan lamang po ano mga ka-Jansky, at dapat po kapag ginagawa nyo ito, sa mga sinusunod nyo yung mga pampaswerteng tips na ito, so para maiwasan ang kamalasan na yan, so dapat kayo mismo ay naniniwala kayo mga ka-Jansky. Ito po yung pinaka-sekretong sangkap para kayo po ay maging matagumpay, maging successful po sa mga bagay na gusto natin i-link universe kung po ang gusto natin mangyari sa ating tahanan, diba? Dahil ang ating tahanan ay pinaka-importanting lugar talaga, dahil dito po tayong nagpapahinga, dito po tayo minsan na matagal po naglalagi. So dapat po ay talagang i-consider natin yung ating mga banyo, make it sure, okay? Dahil dito po nanggagaling ang yung ating yung mga bad energy niyan. And syempre po, habang ginagawa po natin itong mga pampaswerte, so gawin lamang po natin yung ating mga daily routine. Of course, patuloy po tayong magsumikap sa ating buhay. Gumawa pa rin po tayo ng aksyon, pagpaplanong gagawin. Kung paano pa po tayo mas lalong umangat sa buhay, mga ka-Jansky. Dahil nasa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalat. Ika nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So nasa ating kamay ang tagumpay, mga ka-Jansky. Dahil walang mangyayari kung kayo po ay hihilata lamang. Kayo po ay uupo buong maghapon at mag-aantay ng grasya ng swerte. Dahil mag-rely kayo sa mga pampaswerteng ito. Hindi po ito ganun, nabubulaga agad sa inyong harapan ang pera. So dapat po ay sa pamamagitan po na ito po ay makakatulong sa inyo para mas lumapit ang swerte na yan, ay tayo po ay sabayan po natin ito ng pagsusumikap. Okay? So ito po ay mga ka-Jansky, kung mayroon po kayong mga katanungan o hindi may masyadong klaro sa inyo, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. So ayun lamang po mga ka-Jansky, at bago po tayo magpaalam, sa mga gusto po ng mga pampaswerte, gusto niyo pong swertihin lalo sa inyong mga career, sa inyong mga negosyo, sa kung gusto niyo pong mahilig kayong maglaro ng sugal o mananay ng loto, kung gusto niyo po ng mga good luck lucky charm, meron po tayo on hand items, okay? Sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo. So ayun lamang po mga ka-Jansky, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. I need to say bye now. Keep safe everyone mga ka-Jansky.